yun. Eh, siya, oh. 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 Wow! So, welcome back to Husky Pack TV! Kiss! Nakita niyo naman sa title, today ay magpapa-deworm tayo! First time nilang pupunta sa vet, first time sila makikita ni Doktora! Wow! So nga pala guys, update dun sa kanilang mga sugat. So, sa previous vlog, di ba guys, nagtanong sa inyo if ever na-encounter niyo na to. And grabe guys! As in, sobrang dami pala sa inyo naka-experience nito. Thank you guys. Thank you sa comments ninyo. As in, binasa namin talaga lahat isa-isa. Hindi lang talaga namin kayang replyan lahat. Pero si Mama talagang tinrabaho niya na mag-heart react. As a way of saying thank you sa inyo guys. So yun nga, sobrang dami pala sa inyo naka-experience nito. And kasi, iba-iba yung sinasabi niya. May mga nagsasabi na pwede daw pimples, katulad ng sa tao. Iba sinasabi normal lang daw to, lumalabas sa dyan minsan. Iba sinasabi by generation. Meron ding nagsabi na baka dila, sa dila daw ng mama or disinfected milk. Meron nagsabing isa na galis. May nagsabing galis guys, hindi to galis. Opo, naka-experience na kami ng galis sa dogs namin, hindi to galis. Sobrang dami pala nating naka-experience nito pero wala pa rin tayong alam kung ano yung pinag-umpisahan nito and kung ano to. So, pero gumagaling na yung sa mga babies natin. Ito guys. Binasa natin niya lang ano, malinis sa tubig. Mineral water yung ginamit natin. Okay, guys. Palalambutin lang natin yung mga ano niya para malinis natin. Kasi yung agwaksinada, napakainit ilagay. Kaya hindi ko inilagay muna yon. Kasi lilinisin muna natin. Ay, wait lang! Open na lahat ng eyes nila, guys, nga pala. Wow! Nung last vlog nga pala, ang open is isa lang. Tapos yung isang part lang ng mata niya. Ngayon, open na yung eyes nila. As in, lahat sila. At kaya nakakakita na sila. Kaya pwede na sila i-deworm. Nakakakita na sila and nakakarinig. Eto, guys, yes. Tingnan nyo. Bebe! Ayan! Didi na, ikaw bunso. Ikaw didi na. Hoy, di na ikaw. Makulit itong kausapin eh. Oo. Tinan mo kinakagat pa sarili niyang paa. Baby, kinakausap kita. Nilikot na nila, guys. Oo. Ano, saan ka pupunta? Pupunta ka sa vet? Naririnig mo si Mami, tiga? Oo, nag-relax siya. Baby. De, ikaw, baby. De, ang baby na yan. De. Ah, nag-relax siya. Basta pagkatapos mo magsalita yan, dyan mo malalaman kung naririnig ka nila. Minsan nagahawling pa yung mga yan, hindi ko lang matingin. Magpapa-deworm na ikaw, baby. Gusto mo? Pupunta tayo kay doktora sa vet. Ha? Gusto mong punta? Ay! Ayo! Aching yun. Aching ayo. Yan. Ang dami naman nun. Magpapa-deworm ikaw? Nag-reaction siya. Ba't nahihiya ka? Pag tayong dalawa lang, ingay-ingay mo, nagahawling ka pa. Oh guys, nagahawling na sila. Mag-insert kami dyan ng video na nagahawling sila. Guys, si Kisses. Tingnan nyo, ang likot. Sobrang likot na nila ngayon, guys. Tingnan nyo yung mata niya, oh. Blue eye siya, guys. Oh. Ayaw daw niya ipakit. Surprise, ayan, oh. Yung cute baby! Ayan si Kisses guys. Ito ang talagang makulit din. Ayan si KitKat. Hi KitKat! Hello! Oh, sopilada! Uy, ang cute ng baby! Kamukha ni Thunder guys. Sabi ko sa inyo, kamukha ni Thunder. Inaabot ang kamay mo oh. Oh, hinahagip ang kamay mo. Mangangagat, ang wolf, mangangagat. Eto na ngayon guys, si Kiel. Ayan, kung makikita niyo yung sugat niya. Iba-iba na actually. Nung mga nakaraang araw, sobrang-sobra yan. Ngayon, kukunti na. Medyo natutuyo na. Oo, natutuyo na talaga siya. Kailangan lang namin basahin para matanggal yung makikita niyo yung mga dots. Ewan ko, pero siya may pinaka-cute na mata. Iba yung pagkabilog ng mata niya eh. Crocodile! Fisheye! Ayan. Eto din guys, naging sobra na din yung mukha niya, silang dalawa ni Kiel. Guys, tuyo na yung kanyang sugat. Kailangan lang nating tanggalin kasi lilinilinisan natin guys ngayon bago natin dalhin sa vet. So ayan, binabasa-basa lang ni mamang ganyan. Tapos, tinatanggal namin yung mga bilog-bilog na buo-buo. Yan, ito guys yung ginagamit namin. Magic suyod siya. Alam ko pang tao to ginagamit sa kuto. Pero ito yung nag-work talaga para matanggal yung mga buo-buo. Ipapakita namin sa inyo. Ayan guys, oh, binabasa natin.
ito. Saka natin susuyo din. Ayan guys, make sure na dahan-dahan. As in, sobrang gentle lang dapat. Sa sobrang gentle nga, nakakatulog pa sila dyan eh. Ayan, makikita nyo, natatanggal talaga yung mga, ano, mga langib-langib. Kailangan kasing matanggal kasi kung hindi, talagang magsistay, ayan o, magsistay na matigas na yung kanilang balahibo. Yun yung nakapagpatigas ng balahibo eh. Ayan na siya guys! Kita nyo, malinis na siya. Sobrang ibang-iba na sa kanina. Although, meron pala siyang konti dito. And dito kita nyo madilaw. Pero yun yung sobrang tigas kasi. Pero guys, sobrang laki ng difference kesa kanina, diba? Sa mga nagsasabi na huwag linisin kasi lalong kakalat. Actually, hindi siya namin nilinis for 2 days. Kasi nga, nakita namin sa comments. Tapos nung hindi namin nalinis for 2 days, grabe po. Parang yung mukha nila isang buong bato. Kawawa naman sila. Kasi pag nadangil mo yun ng konti, nasasaktan sila. And guys, meron kaming ginagamit na pampatuyo ng sugat. Ito, galing din siya kay Doktora. Iodine with aloe extract. Sinabi niyo rin sa amin na tigilan namin yung paggamit ng ointment. So, tinigilan din namin siya. And ito na yung ginamit namin. Since hindi naman siya ointment, pampatuyo pa siya ng sugat actually. Ito yung ointment guys na ginagamit namin before, Himalaya. And tinigilan namin yung paggamit nito. Kasi sabi niya sa comment section, mas nakakapagsugat pag nilagay ng ointment. So, hindi na namin ito ginagamit. Dito na lang tayo, pampatuyo ng sugat. Okay guys, so dito naman tayo kay Kiel. Papakita natin. So, ito ang before. And kung makikita nyo guys, dito sa pagitna ng kanyang mukha, marami pang kailangan tanggalin. This is during guys. During. Guys, ito na yung after. Wow! Iba talaga ang mata niya, ma. Sobrang, baka nga maliit yung mata. Tapos tingnan niya guys, di ba kanina ang dami ditong maliliit na bilog-bilog? O di ba, tanggal na. Ang linis na, hindi na halatang may sugat. Ayan, di ba, poging-poging. Kamukha ni Papa Hercules. Ano guys, di ba mas okay pag nililinis? Yun, di ba? Dami din naman nag-comment na linisin daw. Oo, may mga nag-comment rin na linisin. Ay, ang alam ko kasi, syempre sugat yan, kailangan talaga linisin. Saka dila pa yung batang yan eh. Yung dila niya, kung makikita nyo, hindi yan pumapasok sa loob. Ayun guys, naalala nyo, itong si Kise, sabi ko, siya lang yung walang sugat. Pero ngayon guys, tinubuan siya ng sugat dito sa kamay niya. Ayan, and sobrang ano niya, sobrang lala niya kasi babago pa lang siya. Yung sa iba kasi, natutuyo na kasi matagal na. Yung kanya naman, babago pa lang. So, lilinisan din natin siya. Ayan na guys, after, hindi siya masyado nag-change kasi nga, sariwa pa siya. Pero alam niyo, nabawas-bawasan. Tsaka basa pa. So, lagyan na natin siya ng gamot. So, siya guys, since nasa paa yung kanya, in-spray namin siya directly. Ayan. In this case guys, since sa mukha yung kanila, ang ginagawa namin, ayan, nakapahiga kasi. Ayan guys, nilalagay namin sa takip, doon namin inispray. And then gumagamit kami ng Q-tip guys. Tapos, saka namin ina-apply sa mga sugat sa mukha. Kasi pag in-spray mo siya directly sa mukha, may possibility guys na malagyan yung mata niya. So, mas okay na gamitan ng Q-tip. Same naman dito kay ano, Munting Hercules, kay Kiel. Ayan. Lagi naman to nakadila. Tira mo, ayan, may balhibo pala sa dila. Ayan na sila guys. Ayan, dati nung nilagay natin sila guys, tandaan nyo. Dito lang sila, tas hanggang dito lang, nakakalakad pa sila paparto. Ngayon, kung gaano kahaba tong table na to, ganun na rin sila kahahaba. Tingnan nyo naman guys, gusto namin sila ipakita sa inyo ng mga nakatayo lahat ng mga nakaayos. Ay hindi kaya, sobrang lilikot. Magpadede na ha, kailangan magpagas ng mga baby. Ayan guys, nagpapagas muna bago umalis. Syempre, kailangan full tank yung mga yan. And kasama din natin guys si Mama Malia. Nagpapagas din yan para ready na. Ayan guys, so now we prepare yung kanilang lalagyan. So dito natin siya lalagay sa crate sila. Kung naalala niyo guys, dito din natin nilalagay yung anak ni Malia dati. Pero syempre marami sila noon, hindi sila kasya. Ngayon, apat lang naman sila, kasyang-kasya na sila dyan. So lalagyan lang natin ang latag yan kasi matigas yan eh. Sipit-sipit natin. Ano nga po? Kasi sa sobrang likot nila, for sure, matatanggal tong latag nila. Ayan, diba? Alam nyo ba guys, kasha ako dito. Now the pad, just in case, baka mag-ihi sila. So, kailangan din natin yung isipit kasi, Diyos ko, napakalikot. And guys, okay na siya. Ay, tingitin yan. Ay, taraga.
niyo. Ayan, hindi pa sa iyong baba. Oo, oo. Ayun. Oh, kasa-kasa pa. Yay! Kasa-kasa sila dyan, oh. Okay na, okay sila. Log pa, log pa. Oh, log pa po, log pa. Oo nga. Ayan na sila. Hindi naman kasama. Ay, mga ka, dali-dali. Tingnan nyo. Isa lang ang kasama, pero sobrang daming nakaabang. Hercules, ano? Hindi ka kasama, kahit ikaw ang ama. Pasok ka doon. Pasok kayo doon, pasok. Aba, nagreklamo? Hindi ka kasama, ha? Hindi ka kasama, pasok. Upsit. Malia, mag-face mask ka. Mamumura ka. And guys, kita yung mga baby, saktong-sakto lang sila dito. Kaya hindi na tayo pwede magdala ng electric fan. Malia ka. Titimbang na, dali. Ang tamad naman ito. Shit. Stay. Ganyan mga baby. Sleeping naman. Sarap lang tulog. Nakikiano naman si Malia. Malia, hindi naman eh. Titimbang lang eh. Kisses. Antok. Malamig kasi. Kisha. Ang palapad. Ang point two. Ibang lang. Ibang lang. Ibang mo? Apat. Ano na? Grabe na ba? Galit na galit. Gising naman. Very good. Oh, tulog agad. Walang electric para mga kapatid. Kung nangyari na ang maliit ang mukha. Hmm, nga. Maliit nga yung mukha. Pero 1.2 din. Pinakamaliit siya na yung nilabas. Oo. Kasi tulog ka ng tulog. Ikaw din. Kakainin ko rin. Hindi na maghahalaga. Padagdag na padagdag eh. Ang pangalan nila ng STL. Okay. Ah, pulot eh. Hindi na sarap. Wow. Pinakamalasiglahan nila. Aba, 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 aba. Tayo na. Ito sa ganyan nito yung susugod. Natayo na siya oh. Oh. Sa pagtayo. Tools ka lang eh. Masyado lang. Hi, hi, hi. Gutom ka na ba? Eh, Malia. Malia. Ang orte ni Malia, oy. Magpatingin. Compared sa mga sundo. Favorite niya. Nag-arte kasi siya. Ayaw niya magpaano. Masarap pati ang lamig eh. Wala rin mabait. Mabait lang yan. Pero wala na talaga hindi na agad. Yung cyber ang pilya. Lunok tayo malang lunok. Lunok tayo malang lunok. Ayan na guys, we're home and may nagkukulitan ng magwawawa. Ay, nakikisakad eh. Cute, cute, cute naman oh. Guys, nakita nyo ba kanina lumalakad na si Babay Sot? Nasaan yan? Advansado, sabi ni Doktor. At saka guys, 1.20 sila lahat. Ito lang isa, si Kiel, 1.15 siya. Maliit lang siya ng konti, 0.05 lang eh. Pare... ano kayo? Maliit lang siya ng konti, halos pare-pareha sila ng timbang. Which is malaki para sa 2 weeks old. 1 kilo lang dapat. 1 kilo. Usually 1 kilo, meron niyang 0.8 pa eh. Hindi okay. Nakaabot ng 1 kilo. Eto, malalaki sila. Well, syempre, malaki naman si Papa Hercules. Tsaka natuwa din si Doktora kasi ang lalaki daw ng muka. Lala which ng is... Oo, oh, laki muka, laki nguso. Kasi si Papa Hercules nila eh. Ang cute ng mata niya si Kielo. Ang cute naman ng baby! Hi guys! So, habang nagpapadede sila doon, nagdededan, papakita ko sa inyo yung mga binili namin. Isang box siya, pero kakunting item naman. Nakalagay lang talaga sa box. Ito yung dapat nabili na namin nung pagkalabas pa lang ng puppies ni Malia. Kaso nung magtanong kasi kami doon sa iba is wala.
So, di agad kami nakapunta kayo na doktora. So, napakita na rin namin to guys doon sa previous video namin nung nanganak si Malia last time. So, ito ay pedigree for mother and for baby dog. Ayan. So, this is milk flavor. Sobrang ganda nito para sa mother. And, gustong-gusto to ni Malia. As in, dito lang siya kumakain ng marami. And lately kasi, kahit nagpapadede siya, ang konti na niya kumain. Which is delikado. Kailangan nakakakuha pa rin ng enough na nutrients yung mother dog. Kasi nga, nagpapadede siya. This is the stage 1. Meron siyang stages ay nakalagay stage 1. And ito rin yung ipapakain namin sa doggies once na mag-start na silang kumain. Which is sobrang advanced ng mga doggies natin guys. Kita nyo naman kanina. In a couple of weeks, mag-umpisa na silang kumain. Ito guys, yung isa, Nutriblend Gel. Bagong introduce lang sa amin ni Dr. ito. So sabi niya, nakalagay high energy dietary supplement for dogs and cats. Sabi niya, pampagana daw itong kumain. So, bibigyan natin si Malia nito. 1 inch daw kay Malia ito. Let's try. Kasi mahalaga talaga na makakain siya ng marami kasi nga nagpapadede siya. So, yun lang. Yun lang yung mga napamili namin, guys.